ang trabaho ng isang caretaker dito sa Taiwan o mas kilala sa caregiver. Guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Gusto ko pong magpasalamat sa aking mga bagong new subscriber. Hindi ko bang pumabanggit yung mga bawat pangalan. Maraming salamat po sa pag-subscribe. So, sa video ito, ipapaliwanag ko po sa inyo at isishare ko po sa inyo, siguro yun yung mas magandang term, kung ano po ang trabaho ng isang caretaker dito sa Taiwan o mas kilala sa caregiver. Nung bago po ako dito, nag-alaga po ako ng matanda. Ang una kong alaga ay akong. So, ang kanyang sitwasyon noon ay hindi siya nakakapaglakad. Kaya ang trabaho ko po noon ay mula sa bed, ililipat mo siya sa wheelchair. Kaya hindi na siya naglalakad kasi mayroon siyang sugat dun sa may parang bukong-bukong ng paa natin na hindi gumagaling-galing. Bali, yung akong na yun, may asawa siya, si Lola. So, kasama ko siya siya yung nagtuturo sa akin paano pag-alaga. At ang kagandahan doon ay hindi pinapaliguan si Lolo sa may CR. Kunung baga, sa katawan, tatlong beses pinupunasan sa isang araw. Tapos yung ulo niya, yun yung yung ulo, inaano lang, para nakaangat sa may higaan, para hindi mabasa yung higaan. Tapos ganun ang paraan ng pagliligo ng ulo. Tapos, ano pa ba? Nung medyo malakas pa siya, siya yung kumakain, nung hindi na po niya kaya, yun, sinusubuan po namin siya. So, dumarating yung time na nasa hospital kami, lalo na nung inoperahan yung paa niya. Tapos yun, nandun kami sa hospital, doon po ako natutulog. Hindi po, sa isang kwarto po, may mga dalawang pasyente, ganun po sila doon. So, nung nandun ako, medyo stress po sa oras ng pagtulog. Hindi po kompleto yung tulog na tulog ko po noon. Pero, ang kagandahan kasi pag nasa hospital ka, hindi ka po maglilinis ng bahay. Tapos, labas-pasok po kami nasa hospital, hanggang sa nung, parang nanghina siya, gawa ng mas maraming gamot kaysa sa kinakain niya. Tapos nung parang lagi ayaw na niyang lumabas-labas, gusto niya lagi nakahiga, parang gusto niya lagi matulog, nag-decide yung amo ko noon na ilagay siya sa parang home for the agent sa atin, kung tawagin. Home for the agent dito. Maraming matanda doon. Tapos, 1 week lang po siya doon. Tapos parang sinabi na kinontak yung amo ko na para siyang hinihingal tapos ano yung tulog. Tapos nung sinugod sa hospital ng mga 6 ng hapon, mga 11 po ng gabi, ay namatay po siya. Po ay nilipat po ako ng agency namin sa bandang Tainan. Nag-alaga po ako doon ng matanda. Tapos po, yung si Lola po doon, nakakapaglakad pa siya dahan-dahan, pero butot balat po siya noon. Tapos, pagka pupunta lang po kami ng palengke, tapos yung pagka inilalabas ko siya, andun po, yun, wheelchair ko po siya. Tapos guys, ang trabaho ko doon ay yun, magluto ng pagkain niya, prepare ng kailangan niya, kung ano yung utos niya, yun yung ginagawa ko. Tapos ang pagliligo naman, pinapaliguan ko po yun noon, pero dahan-dahan kasi masakit daw sa balat. Tapos linis ng bahay kasi up and down po yung bahay nila doon. Ang kagandahan naman po doon, wala yung amo mo, wala akong amo po doon, kundi si Lola lang. Tapos, pumunta-punta lang doon yung maamo ko once a month, ganun. Pero, nung tapos po,
yung matanda po kasi yun, medyo ano siya, ayaw niya na, ayaw niya akong ginigising pagkagabi. Siya yung tumatayo mag-isa, tapos iihi sa parang arenola po niya. E nung pagtayo niya po, bumagsak siya. Doon po ako nagising kasi bumagsak siya. Tapos yung bumagsak po yun sa may balakang niya, sinabi ng doktor na operahan. Tapos nung operahan naman po, doon naman po siya unti-unting nanghina hanggang sa sumakabilang buhay po ulit, guys. So, dalawang beses po ako namatay ng alaga. Aking pangatlong amo ay yun dito na po. Bali, dito po ay magto 2 years na po ako nitong September. At ang trabaho ko po dito ay more on linis ng bahay. Linis ng bahay at saka mag-alaga po ng bata. Ang naging advantage ko po dito ay natuto po ako mag-Chinese. So, isa-isahin ko po kung anong trabaho ko dito. Pag ako po ang nagpapatulog sa gabi sa bata. Pag nagpatulog sa gabi, kasama po doon yung pagpapainom ng gatas, storytelling sa gabi. Hanggang siya makatulog siya. Tapos pagising sa umaga, ako din po yung ano ko niya, yung dadalhin siya sa CR. Tapos hugasan ng kamay, pakakainin ng agahan, painumin ng gatas. Tapos po pagdating po ng may kapalitan kaming teacher dito na Taiwanese, yun na po yung oras ko, mga 9. Yun po ang oras ko maglinis ng bahay, magpalit ng bedsheet nila kasi araw-araw po nagpapalit ng bedsheet ang mga bata dito. Binabacuum ang kwarto nila, pinupunas, linis ng CR, laba. Ang laba naman po dito ay more on washing. Ang hinahandwash po dito is damit ng bata. At ang amo ko naman po dito ay hindi naman po laging madalas po siyang magbihis. Hindi po lagi, ganun. Tapos, plancha, magsampay ng damit, magdilig ng halaman, magmap ng sahig, magvacuum, magpunas ng mga bintana, ng mga appliances nila, tapos tutulong sa kusina, maghugas ng plato. Yun lang po yung aking trabaho po dito at masabi ko po na blessing po yung trabaho dito. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Give it a like and comment down below po kayo and pasubscribe naman po. Thank you and God bless you everyone. Bye bye.